Tanghali nitong Sabado, ilang tao ang biglang napatingin sa ginagawang gusali sa kanto ng Santo Cristo at Lavezare Street sa Binondo, Manila. Isang malakas na tunog kasi ang narinig mula sa gusali. Ang lakas, sir, eh. Dahil galing sa itaas, eh, mga umano siya. Dagdang sunod-sunod yung kalabog, eh. Tapos, yun, sumisigaw yung mga tao yung sa itaas. Maya-maya, may mga naglalabas ng construction worker mula sa mataas na bahagi ng itinatayong gusali. Nagdatingan ang mga taga-barangay 281. Doon na nila na lamang may gumuhong bahagi ng gusali at nasugatan ang ilang trabahador. Nalaglag yung inapaka nila. Tapos bumigay yung apat na piraso po. Yung tinatawag na bangka-bangka. Yung bangka-bangka na yun, nasa taas, nasa ibabaw, nakatambay sa ibabaw, na hindi yata ginagamit pero may mga bato nandun sa loob. Nakatukod din sa bakal. Okay? Nakasteady lang yan. Yun ang bumigay. Bumigay diretso pabagsak. Agad ipinuwesto ang ilang sidecar na nagsilbing ambulansya para madala sa ospital ang mga sugatan. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang isinakay sa isang tricycle ang isa sa mga biktima. Dalawa ang patay. Isang dead on arrival, yung pangalawa, nung maya-maya konti, namatay na rin. Nagpapagaling naman sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang dalawa pang sugatan. Isa sa kanila, nagtamo ng mga galos at sugat sa likod at tagiliran. Kwento ng isang nakaligtas, nasa ikatlong palapag siya nang may magdala ng bucket ng semento sa ikaapat na palapag. Gawa raw sa plywood at steel bar ang sahig, pero masyado raw mabigat ang inakyat na semento, kaya naputol ang tubo at nahulog silang apat. Yung bro, bigla pong nabali yung bakal po na nakatungtong, bagsakan lahat po. Kinontak na ng barangay ang may-ari ng gusali. Ang kontraktor ng gusali, sinabing aksidente ang nangyari. Giit pa niya, kumpleto naman daw sila sa mga safety requirement. At responsibility natin yun. Apa, kung meron mangyari sa mga tao natin, hindi naman natin tinatakbuhan yan. Hindi naman natin mabayaan yan. Sa dole, pwede ho bang makapasok? Kagabi, pinuntahan na rin ng taga-Dole NCR ang gusali para inspeksyonin, pero hindi sila pinapasok ng gwardya. JP Soriano, GMA News.